Oo naman, naririnig niya. Ang dasal mo. Kapag nasa mahirap kang sitwasyon, kapag hindi mo talaga type ang mga nangyayari, napakahirap din sa'yo ang magtiwala. Real talk, ika nga. Totoo naman, at lahat naman tayo ay dumaan na sa ganito. At tayo, nakaranas na nito. Mahirap, as in mahirap. Para bang sinasabi ng sitwasyon mo, ay wala nang nakikinig sa'yo, na ikaw na lang mag-isa, na wala ka ng kasama, na wala ka ng makitang iba pa, para makarelate sa'yo. Kahit ang magdasal sa Diyos ay parang napakahirap na sa'yo. Dahil iba na ang sitwasyon mo, nadadagdagan pa ng mga taong nasa paligid mo na parabang dinideclare na ang magiging future mo. Ako na magsasabi sa'yo, kahit kailan hindi naging bingi ang Diyos sa ating mga dasal. Lahat ito naririnig niya, lahat ito alam niya. Kahit ang mga salita na hindi mo sinasabi, alam niya lahat-lahat ito. At alam din niya ang kanyang ginagawa. Hindi siya nagbabago sa plano niya. Ang mga gusto niyang gawin, ang mga future plans niya, ganun pa din, para sa iyo pa rin ang lahat. Huwag nating ibase sa nakikita natin ang relasyon natin sa kanya. Huwag nating ibase sa sinasabi ng iba ang relasyon natin sa kanya. Huwag sila ang pakinggan mo. Huwag sila ang focus mo. Oo, madaling makita kung ano ang nasa harap mo. Kasi nga naman, kung dito mo ibibase ang magiging future mo, talagang maiistak ka nga talaga. Magiging kawawa talaga ang feeling mo para sa sarili mo. Again, naririnig ka niya at nakikita. Tuloy dapat ang tiwala mo sa kanya. Meron na siyang ginagawa na hindi mo nakikita. Patuloy na maniwala sa kanya. Huwag mong tanggalin ang faith mo sa kanya. Huwag kang magbabago. Sa dulo, para pa rin sa'yo ang gusto niyang gawin. Hindi mo man makita ito, pero ito pa rin ang balak niya. Ang gawing maganda at magaan ang lahat. Don't lose that faith. Patuloy siyang nag-iisip ng maganda para sa'yo. Patuloy siyang gagamit ng mga sitwasyon para mapagaan kung mabigat ang problema mo. Patuloy siyang gagamit ng mga taong makakatulong sa'yo. Naririnig ka pa ba niya? Oo naman. Hindi mo pa sinasabi, hindi pa lumalabas sa bibig mo, alam na niya ang gagawin sa sitwasyon mo. Huwag tumigil sa pakikipag-usap sa kanya. Ituloy mo lang. Ituloy-tuloy mo lang. Sabi nga sa Philippians 4:6-7, huwag kayong mabalisa patungkol sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos na may pasasalamat sa pamamagitan ng panalangin at ng panalangin may paghiling. Ang kapayapaang mula sa Diyos na higit sa anumang pangunawa, ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Thanks for watching! Paki-like and share ang video na napanood mo para mas maraming matulungan ng mga kababayan natin, hindi lang dito sa Pilipinas, hanggang sa ibang bansa. And don't forget to like and follow my page, Dennis Antinor Jr. Certified. Thank you and God bless you!